dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Walang perpektong tao. Lahat tayo ay nakagagawa ng pagkakamali sa buhay at maging sa ating kapwa. Maraming dahilan kung bakit tayo nakagagawa ng mga ganito. Isa na dyan ang trauma at pinagdaanan natin sa buhay. O simpleng hindi lang maganda ang ating araw at mainit ang ating ulo. Ngunit mag-iingat din tayo sa mga taong nagagawa natin ng mali at masama dahil ang iba sa kanila ay hindi nakakalimot. Dear Papa Dudut, sana'y nasa maayos kayong kalagayan at kalusugan kapag natanggap mo ang sulat kong ito. Matagal niyo na akong listener at talagang araw-araw ko nakasubaybay sa inyong channel, Papa Dudut, kasi alam ko na everyday kang nag-upload. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Eden. Ang kwentong aking isi-share ay nangyari, Papa Dudut, at nagsimula noong bata pa lamang ako. Noon ay nakatira kami sa probinsya ng aking pamilya. Bale, nasa isang compound kaming lahat. Tatlong bahay na naroon. Isa sa amin ang family ko, isa sa panganay na kapatid ni Mama at ang isa ay bahay ni Lola Carmela. Kasama ni Lola sa bahay niya ang isa pang kapatid ni Mama na bunso naman at may dalawang anak. Siya nagbabantay kay Lola Carmela, though malakas pa naman si Lola ng time na yon. Nakakaawa din kasi kung walang kasama sa bahay si Lola. Matagal na rin kasi siyang byuda. Hindi ko na naabutan si Lolo kasi hindi pa ako naisisilang nang mawala siya. Nasa tabi ng daanan ng mga tao yung compound kung saan kami nakatira. Pahaba yon at sa bandang dulo ay nandoon ang taniman ni Lola ng mga gulay niya. Yun ang talagang libangan niya, ang pagtatanim. Sa harapan naman ng compound ay merong tanim ng mga bulaklak si Lola. Karamihan ay mga roses. May bakod kami na gawa sa kawayan. Parang noon ay tipikal na bakod ang ganon sa probinsya. Masasabi ko na mabuting Lola si Lola Carmela sa aming mga apo niya. Spoiled kami sa kanya, Papa Dudut, kapag pinapadalhan siya ng pera o kung ano-anong pagkain at chocolates ng anak niya ay nasa ibang bansa ay binibigyan niya kaming lahat na apo niya. Nagagalit din siya sa mga magulang namin kapag pinapalo kami dahil sa pagiging pasaway namin. Yun nga lang, kahit mabait siya ay may mga pagkakataon na nagiging stricto siya. Ayaw niya na late kaming umuwi. Ayaw niya nang madumi sa bahay at sa paligid. Tuwing umaga ay inuutusan na niya ang apo niya na makikita niya na magwawali sa buong bakura namin. Nagagalit siya kapag hindi namin siya sinusunod. Kapag naman nandun kami sa bahay niya ay bawal ang malikot at bawal ang maglaro. Isa talaga yon sa mga nagpapainit sa ulo niya. Minsan ay naikwento sa amin ni Mama na ganun daw talagang ugali ni Lola Carmela. Masyado itong matapang. Hanggang sa pagtanda ni Lola ay nadala nito ang ugali nito na yon, Papa Dudut. Kahit ako ay nasaksihan ko na nakikipag-away o nakikipagsagutan si Lola Carmela sa mga tao na nakakainitan niya. Nakakatakot kapag nakikipag-away si Lola kasi kapag inaawad siya ni na Mama ay nagagalit pa siya. Ramdam ko rin na kahit ang mga anak ni Lola ay takot sa kanya. Nasabi kasi ni Mama na sobrang stricto ni Lola anong mga bata pa silang magkakapatid. Maraming bawal, kahit nga raw lagpas na sila ng 18 years old ay bawal pa rin silang magpaligaw at makipag-boyfriend. Lihim nga raw na nagkaroon ng boyfriend ng isa niyang kapatid. At nang nalaman ni Lola ay pinahiya nito sa mga tawang kapatid niya. Winasak daw ang damit habang nasa labas. Kaya maswerte raw kami kasi hindi nila kami pinalaki ng ganoon at binibigyan nila kami ng kalayaan sa mga gusto naming gawin na magkakapatid. Pero may mga pagkakataon pa rin na nakikialam si Lola Carmela sa pagpapalaki ng anak niya. Kagaya ng kapatid kong panganay na babae, noong may manligaw kay ate noong third year high school siya at pumunta sa bahay yung lalaki, tinanong ni Lola Carmela
ng kung ano-ano yung lalaki. Kagaya ng may trabaho na ba ito? Kaya na ba nitong buhayin si ate kapag nabuntis nito? Sabi ng lalaki, nag-aaral pa lamang siya kagaya ni ate. Sabi naman ni Lola, kung ganon ay wala pa itong karapatan na manligaw, kung wala pa itong kakayahan na bumuhay ng isang pamilya. Yang hiya noon si ate, at ang sabi niya kay Lola ay nanliligaw pa lamang yon sa kanya at hindi pa sila. Hindi na rin yata tumuloy sa panliligaw yung lalaki kasi natakot siguro kay Lola Carmela. Dahil din sa kasungitan ng Lola namin ay kinakatakutan siya ng mga bata sa lugar namin, Papa Dudut. Malawak kasi ang kalsada sa tapat ng aming compound. Kaya yon ang spot kung saan ay madalas naglalaro ang mga bata ng patintero, habulan o kaya ay sipaan ng bola. Kapag tanghali o kahit anong oras na may mga batang naglalaro doon at maingay ay lumalabas ng bahay si Lola at sinisigawan ang mga bata na kung maglalaro ay huwag maingay. Kapag naman naglalaro ng sipaan ng bola at napunta sa mga taniman ni Lola ng gulay o sa mga bulaklak, ay talagang nag-aaladragon si Lola Carmela. Yun ang dahilan kung bakit natatakot sa kanya ang mga bata. Ang ginagawa na lang ng mga batang naglalaro roon ay sinasalig kami ng mga pinsang ko, lalo na kapag sipaan ang bola. Para kung sakaling mapunta yung bola sa compound namin ay kami ang kukuha at hindi na nila kailangan na sila ang kumuha. Natatakot kasi sila na mahuli ni Lola Carmela kasi paniguradong sisigawan sila nito. Nakakatakot pa naman ang itsura ni Lola kapag galit siya. Payat siya at matangkad na babae. Tapos ay palagi nang lalaki ang mga mata. Matinis ang boses niya at kapag nagsasalita siya, kapag nagagalit ay parang armalite na walang tigil ang bibig. Talagang mumurahin kanya mula ulo hanggang paa. Isa sa mga hindi ko makakalimutan na nangyari noon kay Lola Carmela ay noong may pinagalitan siyang batang lalaki na si Arnold, na isa sa mga kalaro ko dati. Hapon noon at naglalaro kami ng sipaan ng bola. Umalis ako kasi tinawag ako ni Mama para magmeryenda. Habang nasa loob kami ng bahay namin ay narinig namin si Lola na sumisigaw. Napalabas kami ni Mama at nakita namin ni Lola na sinisigawan si Arnold na nasa loob ng aming bakuran habang may hawak na bola. Nalaman ko kagad na pumasok sa bakuran namin yung bola habang naglalaro si na Arnold, at si Arnold ang naglakas loob na kumuha ng bola. Kapag ganoon ang nangyayari ay hindi kami nakikialam kay Lola Carmela kasi kapag pinakialaman na namin siya ay nagagalit din siya sa amin. Isa pa ay wala namang insidente pa na nangyari na namisikal si Lola. Puro lang siya sigaw at paninindak sa mga bata. Bakit ka nandito sa bakuran ko? Magnanako ka ng gulay, no? Pambibintang ni Lola kay Arnold. Hindi ah, kinuha ko lang tong bola. Hindi ako magnanakaw. Halata ang inis sa boses ni Arnold. Nagpapalusot ka pa eh, nakita kita sa gulayan ko. Patay gutom kang bata ka. Ganyan ba ang tinuturo sa'yo ng nanay mo? Tura ni Lola. Ikaw nga ang tanda-tanda mo na. Ang sama pa rin ang ugali mo, sagot ni Arnold kay Lola Carmela. Alam ko na mas lalong lalalang nangyari sa ginawang pagsagot ni Arnold kay Lola. Sa ganoon kasi nagagalit talaga si Lola kapag sinasagot siya. Kaya kinabahan ako para kay Arnold. Wala kang galang na bata ka, umalis ka rito sa bakuran ko, galit na sigaw ni Lola Carmela. Nagmatigas si Arnold at nakatayo lang siya habang matalim ang mata na nakatingin kay Lola. Mahigpit na hinawakan ni Lola ang braso ni Arnold at hinila niya ito palabas ng compound namin. Umiyak si Arnold habang sumisigaw na nasasaktan siya pero hindi siya binitawan ni Lola. Hanggang sa mailabas na ni Lola si Arnold. Nay, bakit mo naman sinaktan yung bata? Baka magsumbong yun sa nanay niya, nag-aalalang sabi ni Mama kay Lola. Wala kang pakialam, nasa bakuran ko siya. May karapatan akong gawin kung ano ang gusto ko. Eh ano kung magsumbong siya? Eh di sumugo dito ang nanay niya. Hindi ako natatakot. Wala akong kinakatakutan, sigaw ni Lola Carmela. Hindi nga nagkamali si Mama sa sinabi niya dahil kinagabihan ay nagpunta sa bahay namin si Arnold kasama ang nanay nito na si Ate Gigi. Hinanap nito si Lola at walang pagkadalawang isip na humarap si Lola
sa galit na nanay ni Arnold. Grabe ka na, Aling Carmela. Nakita mo ang ginawa mo sa anak ko. May pasa siya sa braso. Child abuse itong ginawa mo, sigaw ng nanay ni Arnold. Dapat lang yan sa anak mo. Nahuli ko siyang nagnanakaw ng mga gulay ko. Turuan mo kasi ng tamang anak mo para hindi siya nasasaktan. Magpasalamat ka na lang sa akin kasi ganyan lang ang ginawa ko sa magnanakaw mong anak at hindi ko pinapulis ang anak mo, ang sabi pa ni Lola. Kung merong dapat na ipapulis dito, ikaw yun. Nananakit ka lang bata at hindi magnanakaw ang anak ko. Kinukuha niya lang ang bola, turan ni Ate Gigi. Pumagitna na si Papa at mahinahon nilang kinausap si Ate Gigi na kung pwede ay pagpasensya na lamang si Lola Carmela kasi matanda na ito. Sila na rin ni Mama ang humingi ng sorry para kay Lola. Umalis naman si Ate Gigi pero halatang galit pa rin siya. Nagalit naman si Lola Carmela kina Mama at Papa. Bakit daw humingi sila ng sorry kay Ate Gigi? Hindi naman daw masasaktan ang anak nito kung hindi ito pumasok sa bakuran namin nang hindi nagpapaalam. Ang sabi ni Mama ay dumadami na raw ang kaaway ni Lola at hindi magandang bagay yon. Wala akong pakialam kahit lahat ng taga rito ay maging kaaway ko. Wala akong pakialam kahit walang makipaglibing sa akin kapag namatay na ako. Galit na sabi pa ni Lola Carmela. Inay, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Ayaw ka pa naming mawala. Naiiyak na sabi pa ni Mama. Tumigil ka, napakadrama mo. Huwag niyo akong kakausapin dahil nabubwisit ako sa inyong lahat. Bulyaw ni Lola. Bata pa ako ng panahon na yon pero aware na ako na marami na ang galit sa lola ko. Alam ko na marami ang naghihintay na mawala siya. Pero kahit ganoon si Lola ay mahal na mahal ko pa rin siya. Minsan gusto ko siyang kausapin para sabihin na sana ay maging mabait na siya pero natatakot akong gawin yon at baka pati sa akin ay maggalit siya. Kung dati ay kinakausap ni Lola si Ate Gigi, simula na mangyari yon ay hindi na sila nagpapansinan. Kapag dumaraan si Ate Gigi, sa tapat ng bahay namin ay nasa labas si Lola, ay palagi itong nakairap. Hindi na rin masyadong naglalaro ang mga bata sa tapat ng bahay namin dahil sa takot nila kay Lola. Kahit kami ng mga pinsang ko ay naapektuhan kasi hindi na nila kami sinasali sa laro. Sabi nila isinakta ni Lola si Arnold kaya galit na rin sila sa amin. Kaya kami na lang ng mga pinsang ko ang naglalaro kahit mas masaya sana kung makakasali kami sa laro ng ibang bata. Pero hindi naman namin pwedeng ipilit na makipaglaro sila sa amin. May mga iba pang nakaaway si Lola Carmela habang lumalaki ako. Kagaya na lamang ng kapitbahay namin na sinabihan si Lola na huwag magsusunog ng mga basura kapag meron silang sinampay. Parang sinasadya daw kasi ni Lola na magsunog ng basura kapag nagsasampay na yung kapitbahay namin. Nauwi pa ngayon sa barangayan at galit na galit si Lola kasi pinagbawalan na siya na magsunog kahit ang sabi ni Lola ay para lamang yon pausukan ng puno ng mangga sa compound namin para raw mamunga ng marami. Wala nang nagawa noon si Lola Carmela kundi ang sundin ang sinabi ng aming kapitan. Pero pag uwi namin sa bahay ay nagmura na naman siya at doon niya nilabas ang kanyang galit. Nagbanta pa siya. Nasusunugin niya ang bahay ng kapitbahay namin dahil masyado itong pakialamera pero alam naman namin hindi yon kayang gawin ni Lola. First year high school ako nang magsimulang mangyari ang isang bagay na hindi ko makakalimutan at ng buong pamilya ko. Ngunit bago yon maganap ay nagkaroon ng pagkakaayos sa pagitan nila Lola Carmela at Ate Gigi. Isang hapon ay nagpunta si Ate Gigi sa compound namin kasama si Arnold. Meron silang dalang pagkain na nakalagay sa plato. Tatlong plato ang dala nila. Sa isang plato ay merong pansit, biko, fried chicken, isang slice ng cake at lumpiang Shanghai. At ang merong handaan sa kanila. Napansin ko agad na may malaking plato na mas marami ang laman. Anong meron sa inyo, Gigi? Tanong ni Mama. Binyag ng apo ko. Naisipan kong bigyan kayo rito. Tatlo kasi, tatlong bahay kayo. Etong pinakamarami ang para kay Aling Carmela. Gusto ko na makipag-ayos sa kanya. Isang taon na rin kasi kaming hindi nagpapansinan. Panahon na siguro para maging okay kaming dalawa at kalimutan na namin ang mga nangyari dati. Ang sabi ni Ate Gigi. Naku, magandang ideya yan. Alam mo,
Ang gusto talaga ni nanay ay ikaw ang magpakumbaba sa kanya kahit na siya naman ang may kasalanan. Ang natatawang sabi ni mama. Tinagap muna ni mama yung pagkain na para sa amin at yung isa ay dinala sa isa pang bahay na nasa compound namin. Sinamahan ni mama si ate Gigi sa bahay ni Lola. Siyempre medyo chismosa na ako kahit bata pa ako kaya sumunod ako sa kanila. Nakita ko na umasim kaagad ang mukha ni Lola nang makita si ate Gigi. Pero hindi naman natakot doon si ate Gigi at ibinigay niya pa rin ang pagkain para kay Lola Carmela. Ibinaba ni ate Gigi ang pride niya at humingi siya ng tawad kay Lola. Aniya ay pareha silang nagpadala ni Lola sa emosyon nila. Matagal na raw yun kaya kalimutan na lamang nila. Mabuti naman na ikaw nang humingi ng sorry sa akin, Gigi. Hindi talaga tayo magkakaayos kung hindi mo yan ginawa. Seryosong sabi pa ni Lola Carmela. E di okay na po tayo. Nakangiting tanong pa ni ate Gigi. Oo, pero pagsabihan mo ang anak mo, ayoko may ibang tao na pumasok sa bakuran ko kahit bata pa, ang sabi ni Lola. Oo naman, akong bahala sa kanya. Pangako at di na po yun mauulit, sambit pa ni ate Gigi. Nakakatuwa lang na paglipas ng isang taon ay nagkaayos na rin sa wakas si ate Gigi at Lola Carmela. Kahanga-hanga rin si ate Gigi kasi siya na ang nagpakumbaba kahit sa tingin ko ay si Lola ang may mali dahil sinaktan niya si Arnold. Kahit pwede naman niya itong pagsabihan ng maayos. Pero siguro ay ganun talaga ang ugali ni Lola Carmela. Kaya simula ng araw na yon ay nakakasali na ulit kami ng mga pinsang ko para maglaro kasama si Arnold. Isa yon sa magandang bagay na naging resulta ng pagkakaayos nilang dalawa, Papa Dudut. Kapag dumaraan si Ate Gigi sa compound namin ay nasa labas si Lola, ay hindi na sila nag-iirapan. Niningitian na nila ang bawat isa. Doon ko nalaman na ganon pala talaga ang ugali ni Lola. Mapagpatawad naman siya basta ikaw ang unang hihingi ng sorry. Mataas lang talaga ang pride niya at kahit alam niya siguro na mali siya, ay never siyang hihingi ng sorry sa kahit na sino. Yun nga lang, isa lang si Ate Gigi sa mga kagalit ni Lola Carmela na nabawas. Marami pa rin ang inis at galit sa kanya sa pagiging masungit at mataray niya. Halos linggo-linggo ay meron siyang nakakaaway at kahit paulit-ulit yung nangyayari ay hindi nagsasawa si mama na sabihan si Lola na iwasan ang pagiging masungit dahil hindi yon maganda. Alam ko na natatakot na baka gantihan o balikan si Lola ng isa sa mga nakaaway nito. Isang umaga ng Sabado, nagtaka ako kasi hindi pa lumalabas si Lola Carmela sa bahay niya. Wala kasi roon ang kasama niya dahil merong pinuntahan kaya mag-isa lamang si Lola sa bahay niya. Sanay kasi kaming lahat na alas 6 ng umaga ay nasa labas na si Lola ng bahay niya at nagdidilig at nagbubungkal siya ng lupa. Pero alas 7 na ng umaga ay nakasarado pa rin ang bahay niya. Pagkatapos naming mag-almusal ay sinabi ko kay mama na hindi pa rin lumalabas ng bahay si Lola Carmela. Agad na nagpunta si mama sa bahay ni Lola at kumatok. Binuksan naman ni Lola ang pinto pero kapansin-pansin ang itsura niya na hindi maganda ang pakiramdam. Ano nangyari sa iyo, inay? Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni mama kay Lola. Nilalagnat ako eh. Pagkagising ko ay masama na ang pakiramdam ko. Sagot ni Lola. Eh bakit hindi ka nagsabi? Pumunta ka sana sa bahay, ang sabi ni mama. Kaya ko, saka ibili mo na lang ako ng gamot. Naambunan kasi ako kahapon kaya ako nilagdat ngayon, sambit pa ni Lola. Dinalahan namin ang pagkain at gamot si Lola. Si mama ang nagbabantay sa kanya. Dahil sa matagal pang babalik yung kapatid ni mama na kasama ni Lola sa bahay ay sinamahan muna ni mama si Lola sa bahay nito. Nang malamang kong doon din matutulog si mama ay nagsabi ako na doon din ako matutulog sa bahay ni Lola. Mas malamig kasi doon saka may TV sa sala na pwede akong manood ng walang kaagaw sa gusto kong panoorin. Isinabay na namin si Lola sa hapunan kasi nakakaawa naman kung mag-isa siyang kakain sa bahay niya. Habang kumakain kami ay dumaing si Lola ng pananakit ng tiyan. Naninigas daw ang tiyan niya at sobrang sakit talaga. Ang gusto ni mama ay dalhin na sa ospital si Lola kasi namimilipit na ito sa sakit pero tumanggi si Lola. Mas gusto pa ni Lola na sa halamang gamot-gamutin ang pananakit ng kanyang tiyan. May pinakuha siyang dahon kay Papa sa mga pananim niya. Nagpakulo rin ng luya si Mama para sa pananakit ng tiyan ni Lola.
Pinainitan lang sa apoy yung dahon na kinuha ni Papa at nilagyan ng langis. Saka yung tinapal sa tiyan ni Lola. Sinundan niya yon ang pag-inom ng pinagpakuluan ng luya. May lagnat pa rin siya ng gabing yon. Kapag masama pa rin ang pakiramdam ninyo bukas ay magpupunta tayo sa ospital. Sabi ni Mama kay Lola nang nakahiga na sila sa kama ng gabing yon. Ako ang nakahiga sa sahig pero may latag akong kutsyon. Ospital-ospital pa. Mas lalong mapapabilis ang buhay ko doon. Ang dami kong tanim na halamang gamot sa likod, yun ang igagamot sa akin. Pasinghal na sagot pa ni Lola. Hindi na lamang nakipagtalo si Mama kay Lola. Alam niya siguro na hindi siya mananalo. Kahit na anong sabihin niya. Natulog na rin ako kaagad kasi inaantok na ako. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal natulog nang magising ako kasi narinig ko na sumisigaw si Lola. Kinakabahan akong napatayo at nakita ko si Lola na yakap ni Mama. Umiiyak si Mama kasi nagkukumahog na si Lola at nagwawala. Palisin mo siya! Patigilin mo siya! Patigilin mo siya! Sigaw ni Lola Carmela na parang nahihirapan. Inay, ano ba nangyayari sa'yo? Iyak ni Mama. Yung boses, patigilin mo! Palisin mo siya sa ulo ko! Patuloy na sigaw pa ni Lola. Noong makita ko ni Mama na nakatayo ay inutusan niya ako na tawagin si Papa kasi mukhang hindi na niya alam kung ano ang gagawin kay Lola. Tumakbo ko kaagad sa bahay namin at kumatok. Sakto na si Papa ang nagbukas ng pinto at sinabi ko sa kanya ang nangyayari. Tumakbo kaagad siya sa bahay ni Lola habang nakasunod ako. Pagbalik namin sa kwarto ay kalmado na si Lola pero yaka pa rin siya ni Mama. Pilit na pinapalo ni Lola ang ulo niya gamit ang sarili niyang kamay. Pero agad yung pinipigilan ni Mama kasi ayaw niyang saktan ni Lola ang sarili nito. Ano ba nangyayari sa iyo, inay? Kaninong boses yung narinig mo? Tanong ni Mama kay Lola nang humihinahon na ito. Narinig ko siya sa loob ng ulo ko. Ang sabi niya ay napakasama ng ugali ko. Mamamatay daw ako, tugon ni Lola. Huwag ka kasing mag-isip ng mga kung ano-ano, inay, ang sabi pa ni Mama. Hindi ako nag-iisip ng kung ano-ano. Bigla ko na lang narinig yun. Bulyaw ni Lola na parang siya pa ang galit. Kinabukasan ay nagawa na ni Mama na makumbinsi si Lola Carmela na magpunta sa ospital. Siguro natakot na rin siya sa nangyayari sa kanya. Lalo na't hindi pa rin buwababa ang lagnat nito. Pero nawala naman yung pananakit ng tiyan niya, Papa Dudut. Nang ma-check up si Lola Carmela ay wala namang nakitang kung anong problema sa kalusugan niya ang doktor na nag-examine sa kanya. May pinabili lang kay Mama na gamot para sa lagnat at pananakit ng tiyan. Umuwi na rin sina Mama at Lola pagkatapos noon. Umasa kami na gagaling na si Lola dahil nabigyan na siya ng tamang gamot para sa nararamdaman niyang sakit. Pagkatapos ng dalawang araw ay gumaling na si Lola Carmela pero hindi na muna siya pinapakilos masyado kasi baka mabinat siya at bumalik ang lagnat niya. Si Mama pa rin ang nag-alaga kay Lola kasi hindi pa rin bumabalik yung kapatid nila na umalis. Ang akala naming lahat ay magiging okay na si Lola Carmela matapos na mawala ang lagnat niya. Pero parang simula pa lamang pala yon ng lagnat ng mas matitindi pang mga mararanasan ni Lola. Dahil sa sanay si Lola Carmela na palaging may ginagawa ng mawala ng lagnat niya ay palagi na ulit siyang nagpupunta sa taniman niya ng gulay. Nang minsan siyang makita doon ni Mama ay pinagsabihan nito si Lola pero pinagalitan pa siya ni Lola. Huwag daw siyang papakialamanan dahil kaya na niya, malakas na raw siya. Inay, ilang araw ka palang na magaling, magpahinga ka muna, nag-aalalang sabi ni Mama kay Lola. At paano ang mga tanim ko rito? Hindi naman kayo maaasahan dito kahit pagkinilingman lang, singhal ni Lola. Ako na po ang gagawa niyan, pumasok na kayo sa loob, turan pa ni Mama. Oo na, basta ayusin mo. Kapag namatay ang mga gulay ko, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Ikaw ang ipapalit ko sa mga gulay ko dyan sa lupa, turan pa ni Lola. Mabuti at sumunod si Lola Carmela kay Mama. Tinawag ko ni Mama para tulungan siyang magbungkal ng lupa sa taniman ng gulay at pati rin ang pagdidili. Nang pumasok si Lola sa bahay niya ay napansin ko na parang gumigewang-gewang siya. Para siyang nahihilo, Papa Dudut. Sinabi ko kagad yon kay Mama at sinunda naman si Lola sa loob ng bahay niya.
Pagpasok namin ay naabutan namin si Lola na sumusuka sa may sala. Pasintabi po sa mga listeners na kumakain ngayon. Siguro ay pumayag lang siya na umalis sa taniman niya dahil meron na siyang nararamdamang hindi maganda. Napatakbo si Mama kay Lola at hinimas niya ito sa likod habang patuloy ito sa pagsusuka. Pagkatapos ay nilinisan ni Mama si Lola habang ako naman ay inutusan ni Mama na linisin ang suka ni Lola sa may sahig. Kahit nandidiri ako ay sumunod pa rin ako kasi talagang naaawa ako sa Lola ko, Papa Dudut. Noong ko lang kasi siya nakita ng ganon na meron siyang masamang nararamdaman. Kumuha ako ng basahan at timbang may tubig para maglinis. Habang naglilinis ng suka ni Lola ay may napansin ako doon. Merong kasamang mga karayom sa suka. Maliliit na apat na karayom na puro kinalawang na. Nagtaka ako kung paano nagkaroon ng ganun doon kasi kung iisipin ay parang imposible na nanggaling yon sa loob ng katawan ni Lola. Hindi ko alam kung bakit kinuha ko ang apat na karayom. Hinugasan ko yon at itinago. Pagkatapos kong maglinis ay nasa kwarto na sina Mama at Lola. Sumilip ako at nakita ko na tulog na si Lola. Pero kita ko sa mukha niya ang kanyang paghihirap. Para bang sa isang iglap ay mas lalo siyang pumayat. Umiyak si Mama ng time na yon at naramdaman ko na naaawa rin siya kay Lola. Kahit naman masungit si Lola at mataray ay hindi pa rin noon mabubura ang magagandang bagay na nagawa niya sa amin, lalo na sa aming mga apo niya. Kinagabihan ay doon pa rin kami natulog ni Mama sa bahay ni Lola para mabantayan siya. Lahat kami ay nag-alala para kay Lola. Para kasing habang tumatagal ay dumarami ang nararamdaman niya. Hindi ako makatulog ng gabing yon kasi ang nasa utak ko ay baka kung ano na ang nangyayari kay Lola Carmela. Siguro yung madaling araw na noon nang bumangon ako. Patay ang ilaw sa kwarto kaya halos wala akong makita. Lumabas ako ng kwarto para gumamit ng banyo. Paglabas ko ng kwarto ay nakita ko si Mama sa sala. Nakaupo siya sa may sofa at nakatingin sa kawalan. Hawak niya ang kanyang cellphone at aniya ay tumawag sa kanya yung kapatid niya na nasa ibang bansa. Sinabi raw nito ang nangyayari kay Lola. Magpapadala daw ng pera ang kapatid niya para mapatigdan ulit si Lola sa ospital kasi baka kung ano ang sakit ni Lola, Papa Dudut. After kong gumamit ng banyo ay nasa sala pa rin si Mama. Naalala ko yung nakita kong apat na karayom kaya naisipan ko na makakabuti kung sabihin ko yun kay Nanay. Ma, meron pala akong sasabihin sa inyo. Hindi ba kanina ako ang pinaglinis mo ng suka ni Lola? Turan ko. Oo, bakit? Tanong ni Mama. May nakita po kasi akong apat na karayom sa suka ni Lola. Hindi ko lang alam kung kasama ba talaga yon doon o baka nakakalat lang sa sahig. Tapos sumakto na doon na pasuka si Lola. Sagot ko. Karayom? Anong karayom? Hindi makapaniwalang tura ni Mama. Yung katambal po ng sinulid, ginagamit po sa pagtahi. Sagot ko. Alam ko ang piloso po mo. Nasaan na yung mga karayom? Naitabi mo ba? Tanong ni Mama. Kinuha ko yung karayom at ibinigay ko kay Mama. Nagulat ako nang sabihin niya na baka kaya kung ano-anong nangyayari kay Lola ay baka merong kung sinong nagpapakulam kay Lola. Imposible naman daw na nakakalat lamang yung mga karayom na yon sa sahig at nasukahan ni Lola. Lalo na at kalawangin yung mga karayom. Hindi raw nagtatabi ng ganong gamit si Lola Carmela. Tinanong ko si Mama kung sino naman ang pwedeng magpakulam kay Lola. Hindi yon masagot ni Mama sa dami kasi ng kaaway at mga nakakaaway pa ni Lola ay mahihirapan kami kung iisa-isahin namin sila na paghinalaan. Hindi raw pala doktor ang kailangan ni Lola kundi isang albularyo o taong marunong gumamot ng mga nakukulam. Ang problema nga lang hindi naniniwala si Lola Carmela sa mga ganong bagay, Papa Dudut. Kahit na matanda na siya ay hindi siya naniniwala sa kulam, aswang o multo. Noong namatay nga raw si Lolo ay never na nagparamdam o nagpakita sa kanya kaya bakit daw siya maniniwala na merong ganong mga bagay at nilalang. Kailangan kong makumbinsi si Sinay na magpatingin sa isang albularyo. Alam ko may magaling na albularyo sa kabilang bayan. Doon ko na lamang siguro dadalhin ang lola mo, ang sabi ni Mama sa akin. Kabaligtaran ni Lola ay naniniwala ako sa kulam, Papa Dudut. Kaya kung tama ang hinala ni Mama ay nakakatakot. Lalo na
at meron akong naririnig na mga kwento na namatay dahil sa kulam. Wala rin kaming maisip kung sino ang pwedeng magpakulam sa lola namin kasi sa dami ng kaaway niya ay parang napakahirap na magbintang na lamang basta. Parang lahat sila ay merong dahilan para gawin yon kay Lola Carmela. Hindi muna sinabi ni Mama kay Lola ang hinala naming dalawa. Kay Papa lang namin yon sinabi. Ang sabi ni Papa, sa pagkakalam niya ay umalis at lumipat na ng ibang lugar yung albularyo na unang naisip ni Mama. Para makasigurado sila ay pinuntahan nila yon at nalaman nila na wala na nga ito sa dati nitong bahay. Nasa Maynila na raw dahil kinuha na ng mga anak nito. Nalungkot kaming lahat dahil yon lamang ang kilala ni Mama na pwede naming pagdalhan kay Lola Carmela. Isang umaga wala akong pasok sa school ay nakatambay ako sa harapan ng aming bahay nang dumating si Ate Gigi para bumili ng gulay kay Lola. Si Mama ang humarap sa kanya kasi masama ang pakiramdam ni Lola ng araw na yon. Nasaan nga pala si Aling Carmela? Parang ilang araw na akong dumadaan dito sa inyo ay hindi ko siya nakikita. Tanong ni Ate Gigi kay Mama. Ilang araw na kasing masama ang pakiramdam ng inay. Palaging nasa kwarto niya. Sagot ni Mama. Ganun ba? Eh ano bang sakit? Napa-check up niyo na ba sa doktor? Uso pa naman ang lagnat at sipon ngayon at malamig na naman, ang sabi pa ni Ate Gigi. Buti nga sana kung ganun lang ang sakit ni inay eh. At pwedeng madala sa gamot. Pero hindi Gigi. Meron ka bang kilalang albularyo o kayang manggamot sa mga nakukulam? Tanong ni Mama. Diyos ko, kinukulam ba si Aling Carmela? Nag-aalala ang tanong ni Ate Gigi. Ang sabi ni Mama ay hindi pa kami sigurado at hinala pa lamang. Nabanggit din ni Mama na merong sinusukang kalawanging karayom si Lola. Ang sabi ni Ate Gigi ay mukhang kinukulam nga si Lola kasi kapag ganon ang senyales ay kinukulam ang isang tao. Wala rin daw kilala si Ate Gigi na albularyo pero nangako ito. Natutulong at maghahanap din. Sasabihin daw niya kaagad kay Mama kapag meron siyang nahanap na makakatulong kay Lola Carmela. Nagpasalamat naman si Mama kay Ate Gigi at hindi na niya ito pinagbayad sa gulay na kinuha nito sa taniman ni Lola. Simula nang magkaroon kami ng hinala na kinukulam si Lola ay napansin namin na mas lumala ang nangyayari sa kanya, Papa Dudut. Halos araw-araw na sumasakit ang tiyan niya at ang buong katawan niya. Minsan ay sumusuka din siya at palagi kaming nakakakita ng karayom na sinusuka niya. Nagsimula na rin siyang magkaroon ng butliig sa katawan niya na parang napipisa ay nagiging sugat at lumalaki. Akala namin ay bulutong pero pina-check up namin siya at hindi naman daw yun bulutong. May binigay lang na cream at gamot para sa mga sugat niya. Pero walang bisa ang mga gamot na ibinibigay ng doktor kay Lola. Parang mas lalo pa nga yung gumagrabe, Papa Dudut. Hanggang sa halos buong katawanan ni Lola ang may sugat kahit ang likod niya. Unti-unti na rin siyang nangihina at hindi na nakakatayo. Nakahiga na lamang siya palagi. Hindi siya makapaglakad-lakad at makapunta sa banyo kung walang aalalay sa kanya. Hanggang sa may nahanap na si Papa na taong gumagamot sa mga nakukulam. Agad niya yung sinabi kay Mama at dapat daw ay madala na namin si Lola doon sa lalong madaling panahon. Kinausap ni Mama si Lola Carmela para kumbinsihin na magpatingin na sa manggagamot. Pero tumanggi si Lola. Sinabi niya na hindi siya nakukulam at kung mamamatay na raw siya ay tanggap na niya ang mga yon. Sinabi ni Mama sa kapatid niyang nasa ibang bansa ang kagustuhan namin na madala sa manggagamot si Lola. Naniwala naman ang kapatid ni Mama na dapat ngang dalhin doon si Lola kasi walang nangyayari sa mga gamot na ibinibigay ng doktor. Tumawag ang tita ko na yon at kinausap si Lola pero kahit siya ay hindi ito nakumbinse, Papa Dudut. Kahit alam ko na gusto na ni ng Mama na puwersahin si Lola ay hindi naman nila magawa. Kayang-kaya pa rin ni Lola na magwala kahit mahina na ang katawan niya. Mabuti na lang din at umuwi na yung kapatid ni Mama na nagbabantay talaga kay Lola. Meron na kaming katulong sa pag-aalaga sa lola namin. Hanggang isang gabi, habang natutulog kaming lahat, ay nagising kami ng dahil sa sigaw ni Lola Carmela. Napatakbo kami sa bahay niya at nabutan namin siyang namimilipit sa sakit. Habang iyong kapatid ni Mama ay umiiyak na at hindi alam ang gagawin. Tama na, ang sakit-sakit na, hindi ko na kaya. Yun ang paulit-ulit na sinisigaw ni Lola.
Kahit ako ay napaiyak na sa sobrang awa sa kanya, Papa Dudut. Nakakapanghina na wala kaming magawa sa pinagdadaanan na sakit ni Lola. Kahit gusto namin siyang tulungan ay hindi namin alam kung papaano. Hanggang sa naisipan ni Papa na ipagdasal namin si Lola. Pinalibutan namin siya at pinangunahan ni Papa ang pagdarasal. Maya-maya ay kumalma na si Lola at agad siyang nanghingi ng tubig. May boses akong naririnig. Papatayin niya raw ako kasi masama ang ugali ko. Ayoko pang mamatay, gusto ko pang mabuhay at makasama kayo ng matagal. Lumuluhang sabi ni Lola Carmela. Yon ang unang beses na nakita ko siyang umiiyak, Papa Dudut. Pumayag ka na kasi na dalhin ka namin sa manggagamot, inay. Baka doon ay gumaling ka na, parang awa mo na. Pakiusap ni Mama kay Lola. O sige, bukas ng umaga ay dalhin niyo na ako. Gusto ko nang gumaling. Hindi ako papayag na magtagumpay ang gumagawa nito sa akin. Turan pa ni Lola. Kahit papaano'y lumuwag ang dibdib ni Mama nang sabihin yun ni Lola Carmela. Malaking bagay na napapayag niya ito na magpatingin doon sa manggagamot na nahanap ni Papa. Kahit gabing gabi na ay tumawag si Papa sa kakilala niya na merong sasakyan upang arkilahin yon. Mas magiging madali kasi para kay Lola kung merong sasakyan kesa sa mag-commute sila sa pagpunta sa manggagamot. Dahil sa nawala na ang sakit na nararamdaman ni Lola matapos namin siyang ipagdasal ay medyo nakampante na kami. Bumalik na ulit kaming lahat sa pagtulog at si Mama ay sa tabi ni Lola natulog. Pero wala kaming kalam-alam na yun na pala ang huling gabi ni Lola sa mundo, Papa Dudut. Kinabukasan ay nagulat kami sa malakas na pag-iyak ni Mama. Nang pumunta kami sa bahay ni Lola ay doon namin nalaman na binawian na pala siya ng buhay. Ginising kasi ni Mama si Lola pero hindi na ito gumagalaw. Hanggang sa malaman ni Mama na wala na itong pulso at hindi na ito humihinga. Nang iangat ni Mama ang katawan ni Lola ay meron silang nakitang maliliit na kalawanging karayom sa likod nito na nasa loob ng damit. Kung iisipin ay parang nanggaling yon sa mga sugat ni Lola sa likod kaya mas lumakas ang hinala namin na kinulam talaga siya. Nakakapanghinayang na kung kailan pumayag na si Lola na magpadala sa manggagamot ay saka naman siya na wala, Papa Dudut. Sobrang sakit para sa amin ang lahat ng mga nangyari. Sa tatlong gabi ng burol ni Lola ay hindi na kami nagtaka. Nakakaunti lamang ang pumuntang tao para makiramay. Kahit sa libing ay kakaunti lang din. Tanggap na namin yon kasi alam namin na marami ang galit kay Lola at marami rin ang natuwa nang mawala na siya. Pero para sa amin ang pamilya niya ay masakit yon. Nagkaroon kami ng hinala kung sino ang nagpakulam kay Lola Carmela. Walang iba kundi si Ate Gigi. Nakita raw kasi ng pinsan ko si Ate Gigi na nakangiti habang nasa harapan ng kabaong ni Lola. Ang sabi ni Mama ay baka raw nagpanggap lang si Ate Gigi na okay na sila ni Lola para hindi namin ito pagbintangan. Pero dahil sa wala kaming matibay na ebidensya na si Ate Gigi nga talaga, ang salarin ay hindi na lamang ito kinausap at kinumpronta nila Mama. Ipagpapasa Diyos na lang daw nila Mama ang lahat. Aminado kami na hindi naging maganda ang pakikisama ni Lola sa napakaraming tao, Papa Dudut. Pero sana'y lumaban sila ng patas. Hindi yung pinahirapan nila ng sobrang Lola namin bago nila ito pinatay. Kaya naging aral na rin sa amin ang pangyayari na yon na maging maingat sa pakikitungo sa lahat ng tao. Hindi kasi natin alam kung sino ang may kakayahan na gawan tayo ng masama kagaya ng nangyari kay Lola Carmela kapag naagrabyado natin sila. Lubos na gumagalang Eden. Kung meron tayong problema sa isang tao lalo na at kakilala natin ay mas makakabuti kung kakausapin natin sila ng maayos at sa mas mahinahon na paraan. Iba-ibang ugali ng bawat tao kaya asahan mo na maaring hindi mo makuha ang reaksyon na inaasahan mo mula sa kanya. Huwag mong idaan sa pagganti o paggawa ng hindi maganda ang inyong hindi pagkakaunawaan. Maaring magtagumpay ka sa iyong gustong mangyari ngunit meron pa rin Diyos na siyang huhusga sa iyo sa huli. Huwag din nating kakalimutan na mas lalong napapalaki ng init ng ulo ang isang problema. Imbis na mabigyan ito ng solusyon at tuldok ay mas lalo pa itong lumalala. Palagi nating piliin ang maging mabuti at mahalin natin ang mga taong nakapaligid sa atin. Ang buhay ay mahiwaga.
Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Papa Dudut Stories.